Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is all about Dayakan people, who are among the major indigenous Filipino ethnolinguistic groups in the Sulu Archipelago. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. For those who will subscribe and make comment, pakilagay kung anong lugar o country kayo nakatira. I will greet you sa susunod kong video. Ang mga Yakan ay maaaring ang orihinal na mga naninirahan sa Basilan, isang isla sa labas lamang ng timog kanlurang bahagi ng Mindanao Island ng Pilipinas. Sila ay nakatira halos sa gitna at timog kanlurang bulubunduking interior. Ang isang maliit na komunidad ng Yakan ay nakatira din sa maliit na Sakol Island. Humigit kumulang 1% ng mga Yakan ang lumipat sa kalapit na bansa ng Malaysia. The Yakans are concentrated in Tipu-Tipu, Lamitan, Sumisip, and Tuburan in the Basilan Island of ARMM. There are also scattered populations on the islands of Sakul, Malanipa, and Tumalutad east of the Zamboanga Peninsula. The word Yakan means Dayak origin, as they are believed to be descendants of the Orang Dayaks or Tagihamas of Eastern Indonesia. Nagsasalita sila ng dialekto ng wikang Sama at naimpluwensyahan ng mga tausog sa kultura. Yakan people in the Philippines are primarily farmers who use plows drawn by water buffaloes to cultivate the soil. Palay ang kanilang pangunahing pananim, nagtatanim din sila ng mga kamuting kahoy at niyog. Nakalulungkot, kaunti ang nagtatanim ng palay upang tumagal sa bawat panahon. Ang mga Yakan ay naninirahan sa mga pamayanan batay sa kaakibat na moske. Ang moske ang sentro ng pamayanan ng Yakan. Ang mga bahay ng Yakan ay karaniwang nakakalat sa mga bukid at mahirap makita kung saan nagtatapos ang isang pamayanan at nagsisimula ang susunod. Ang mga naninirahan sa isang pamayanan ay maaaring pariho o hindi sa parihong angkan. Ang mga pamilyang nuklear ay karaniwang nakatira ng magkakasama sa mga bahay na hugis parihaba na itinayo sa mga stilts. Nakaugalian nilang itinayo ang kanilang mga tahanan na may mga bubong na pawid. Ngayon, ginagamit nila ang corrugated iron para sa kanilang mga bubong. Ang isang bahay ay karaniwang may isang malaking silid lamang na walang mga espesyal na silid para sa mga kababaihan. Isang kusina ang kadugtong ng bahay. Bilang mga Muslim, maaaring may 4 na asawa ang mga lalaking Yakan, ngunit nagiging bihira na ang gawaing ito. Noong unang panahon ay inayos nila ang lahat ng kasal, ngunit ngayon ay dapat isaalang-alang ng mga magulang ang mga hangarin ng kanilang mga anak. Nagbabayad pa rin ang pamilya ng lalaking ikakasal sa pamilya ng nobya. Karaniwang nakatira ang mga bagong kasal sa mga magulang ng nobya o nobyo. Nang maglaon, bumuo sila ng sarili nilang sambahayan sa lupang pagmamay-ari ng alinman sa kanila. Ang asawang lalaki o ang asawang babae ay maaaring magsimulang wakasan ang kasal at ang diborsyo ay karaniwan.
The nuclear family, consisting of a husband, his wife, and their unmarried children, is the most common household unit. Sila ay naghati-hati ng ari-arian sa pagitan ng mga bata, sa kabila ng mga turo sa Quran, na nagsasaad na ang isang anak na babae ay dapat lamang magmana ng kalahati ng isang lalaki. Yakan people in the Philippines enjoy playing musical instruments. They play flutes, jus harps, and percussion instruments at birth, weddings, and funerals. They play music for the growing rice, hoping to make it happy. Yakan people believe this will help them have a bountiful harvest. The Yakan people are solidly Muslim, and they have been since Muslim traders brought this monotheistic religion to the southern Philippines in the 13th century. Ang imam ay ang pinuno ng relihiyon ng komunidad at nagsasagawa siya ng iba't ibang mga seremonya ng Muslim. Sinunod nila ang kalendaryong Islamiko at ipinagdiriwang ang mga taunang mga kapistahan ng Muslim tulad ng kaarawan ni Muhammad. Ang mga Yakan ay nagdaraos ng mga seremonya na may kaugnayan sa mga kapanganakan, pagkumpleto ng pag-aaral ng Quran, kasalan at mga libing. Ang mga Muslim na ito ay umaasa sa mabubuting gawa upang bayaran ang multa para sa kanilang mga kasalanan. Umaasa sila sa daigdig ng mga espiritu para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan dahil itinuturing nilang napakalayo ng Allah. Naniniwala ang mga taong Yakan na maaaring itakda ng Allah ang kanilang walang hanggang kaligtasan. Ngunit ang mga espiritu ang nagpapasya kung gaano sila namumuhay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dapat nilang patahimikin ang mga espiritu. Madalas silang gumagamit ng mga anting-anting at anting-anting upang tulungan silang harapin ang mga pwersang espiritual. The Yakans are famous for their beautiful weaving and their colorful traditional clothes and customs. Thank you very much for watching. And according to Anais Nin, love never dies a natural death. It dies because we don't know how to replenish its source. It dies of blindness and errors and betrayals. It dies of illness and wounds. It dies of weariness, of witherings, of tarnishings. Shout out and thanks to the comment of Aklanon today. Maraming salamat po.